balik tayo sa taong bahay, mga abay. Alam nyo, nung last discussion ninyo, actually, tungkol sa conduct disorder, marami yung sabi, parang bitin. Marami pa kaming dapat na malaman tungkol doon. At dahil dyan, may continuation. Diba? Last week, pinag-usapan natin yung causes, symptoms, tapos ano yung long-term effect nung conduct disorder. Ngayon naman, ang pag-uusapan natin is yung management na, yung mga, ano ba, mga pwedeng lunas, gawin. Mga pwedeng gawin. Si Miss Carol Rico po, mga abay, program manager ng Philippine Mental Health Association. Kasama natin ulit. Magandang umaga. Magandang umaga, May Julie at si Mami Liz. Mami Liz. Pag sinabing conduct disorder, ano ba talaga ang nakapaloob doon? Para doon sa mga hindi nakapanood last time. Ito yung pinag-usapan natin, no, nila Mami Liz last week, yung mga bata o mga adolescents, no, na talagang merong problema sa behavior. Hindi lang basta pasaway, kung hindi yung talagang beyond normal yung kanilang pagiging aggressive, no, sa tao, sa hayop, at nandiyan na rin yung may mga behaviors na ng pagnanakaw, destruction of property, serious violation of rules, yung serious cases of bullying. Usually nakikita natin merong mga conduct disorder tong mga bata na to, no? So hindi normal, ano? Hindi na normal kasi consistent at nakakaapekto na doon sa kanilang pang-araw-araw na functioning. Sa academics, sa bahay, ganyan. Ayun. True want na, kumbaga hindi na pumapasok sa eskwelahan, ganun. Oo. Ano ngayon ang pwedeng gawin? Oo. Actually, lagi nating sinasabi, prevention is always better than cure, no? So preventive discipline is very, very important. Pag sinabi nating preventive discipline, nandiyan yung bago pa mangyari yung isang problematic situation, you have dealt with it already. Meaning to say, itong mga bata na to, when we deal with them, hindi pwedeng kung kailan may misbehavior, dun lang tayo nagsasabi na bawal yan, bawal ito. Bago pa magkaroon ng misbehavior, dapat napapag-usapan na ano yung mga, halimbawa sa mga magulang, o kaya kahit sa mga teachers, ano yung mga behavior na hindi po pwede na mangyari sa loob ng bahay o kaya sa loob ng classroom. So, incessant na reminder kahit wala pang ginagawa. Oo, kahit wala pang ginagawa. Kasi kapag nandiyan, wala ka naman sinabi eh. Dapat yung rules na set na. At dapat yung rules, meron tayong tinatawag na non-negotiable. Ano yung mga hindi pwedeng mangyari? Halimbawa, pananakit sa kapatid. No, yun. Hindi yun talaga. Parang pwedeng, sige, pag ganito yung ginawa ng kapatid mo, pwede mong saktan. Pero pag ganito, hindi. May rules na absolute. So, eto mga bata na to, dapat alam nila kung ano yung absolute rules, no? At alin naman yung mga negotiable. Halimbawa, kailan ka pwedeng umuwi ng mas late kesa dun sa curfew? Ano yung mga pangyayari na pwede kang... Na-exempted ka? Oo, na-excuse ka, ganyan. So, ganon, may mga ganon. So, dapat nakaset yon bago pa mangyari yung kung ano man yung problematic behavior, no? Nakakatulong to kasi yung bata na may conduct disorder o kahit anong disorder na related sa behavior, wala silang masyadong structure eh. Nahihirapan sila. Mm-hmm. So, dapat, ahead of time, binibigyan mo ng structure yung mga bata na ito. Ayun. So, yon. Tapos, kasama rin, no, yung tinatawag natin na positive reinforcement. Yan. Mm-hmm. Ito mga bata na to, laging ang sinasabi nila, kung ano na lang yung nakikitang, kung ano yung ginagawa kong mali, yun yung laging nakikita. Mm-hmm. So, pag sinabing positive reinforcement, dapat yung mga bagay na pag may ginawa siyang maganda naman, kahit konti, meron at meron yan eh. We'll just have to catch them doing what is good, no? Mm-hmm. Kailangan nating i-appreciate. Kasi, sabi, ang mga bata, by nature, gusto nila yung napapansin sila. Tama. So, kung ano yung ginagawa nila na napansin mo, yun yung uulit-ulitin nila. Mm-hmm. So, kung napansin mo lang sila nung may ginawa sila na mali, yun yung uulitin nila. Para mapansin. Necessary ba yun, Miss Carol, na kailangan i-reward mo if may magawang maganda? Depende sa reward. Actually, kapag sinasabi natin yung mga gifts, ganyan, it should be given sparingly, no? Hindi siya yung parate. Kasi pag gano'n, nagiging external yung motivation ng bata. Nagiging parang meron kasi akong marireceive, kaya gagawin ko to. Dapat intrinsic. Yung dapat yung galing sa loob. Gagawin ko to kasi ito yung tama.
Okay. So, yung dapat, yung nasusurprise siya, kapag may gift, uy, reward yun na ano, na spontaneous, no? Na ano siya, natutuwa siya. Pero hindi laging dapat yun ang binibigay. Sa mga bata, praise would be, ano eh, yung verbal praise, napaka ano yan, napaka malaking bagay yan sa kanila. Lalo na yung mga bata na may conduct disorder. Usually, itong mga bata na to, para lang malaman ng ating mga tagapanood, no, sila yung usual victims ng abuse, yan, ng trauma, loss. So, talagang merong traumatic experience. Kaya sila nagpapakita ng ganitong behaviors. So, napakalaking amount ng love, unconditional positive regard, yung dapat maipakita sa kanila para mabalik sila doon sa dati nilang condition ba na maayos, marunong tumupad sa rules, ganyan. Masasabi ba, Miss Caroline, na ano, kulang sa pansin yung mga batang may conduct disorder? Pwede. Pero dinadala nila sa extreme yung pagiging kulang sa pansin na yon. Kasi nga, dahil abusive yung environment na kinalakihan nila, no? Usually, talagang magulo yan, chaotic. Ang mga bata na ito, sila yung talagang napakaliliit ng tingin nila sa sarili nila. Kasi sila yung nasasaktan, sila yung nane-neglect, yan, because of the many dysfunctions in the family, ganyan. So talagang kulang sila, hindi lang sa pansin, sa pagmamahal, sa attention talaga na dapat binibigay sa mga bata, no, at an early age. Pero paano na lang yung mga magulang na maaari sabihin natin na sa sobrang kaabalahan? Talagang iniiwan lang sa isang nag-aalaga. Eh, may ganito na nga yung bata. Yes, oo. Well, napakalaking ano rin yan, napakalaking factor din yan. Pero, meron tayong tinatawag na parent training eh. So, yun din yung isa sa mga interventions na pwede natin gawin actually. Ang mga magulang, kahit na wala sila sa bahay, pwede sila actually na yung kuha ba ng mga seminars o umaten ng mga seminars o pag-aaral tungkol sa kung paano yung mas mapapalaki ng maayos ang mga bata kahit na medyo malayo sila, kahit na wala sila lagi sa bayo. Yung iba, OFWs nga, di ba? Marami ng mga ano ngayon, no? Mga paraan kung paano natin ito, kahit na yung sinasabing distant parenting, no, nagagawa na natin yun ng paraan because of technology. Yes. It's just a matter of being open to it. Kasi yung ibang mga magulang sinasabi, wala talaga akong oras, wala akong magagawa. Meron at meron. So, hindi lang yung bata ang dapat i-deal with o i-manage, pati yung paraan ng pagmamagulang, positive parenting na tinatawag, no? Walang paaralan ng pagmamagulang. Ay, oo. Kaya naman, nag-aabay yung ganitong mga pag-uusap, eh, lubhang napakahalaga para sa mga magulang at doon sa mga napag-iiwanan, ano ho, ng mga nanay at tatay dahil sa sila ay may ginagawa. Pero sabi nga ni Miss Carol, napakarami ng paraan para masubaybayan mo yung anak mo. Yes. Actually, yung ano, yung tinatawag natin na parent training, hindi lang to para sa mga magulang talaga. Meron tayong mga ganito para sa mga yaya. Oo. Kasi sila nga yung mas naiiwan, surrogate parents na tinatawag, no? Meron tayong mga kasi uso-uso ngayon ba yung mga napapanood natin sa internet na mga yaya na minamaltrato? Oo. Di ba may isang balita pa tayo na pinapaupa sa sa mga sindikato para mamalimos? Nakakalungkot. So, marami tayong natutunan, ano ho? At sana matandaan natin, mga abay, at i-practice po natin. Meron pang gustong ipagsabihin si Miss Carol? Actually, ito pong yung diniscuss natin last week at yung ngayon na diniscuss natin, mas lengthily, mas madidiscuss ito sa forthcoming lecture forum ng Philippine Mental Health Association. Ito po yun, no? Despicable Me, Inherited or Acquired, Understanding Conduct Disorder. Ito ay gaganapin sa April 8, 2016. Biyernes po ito, alauna hanggang alas 5 ng hapon. Meron po kaming dalawang speakers na talagang i-explain ng mabuti sa ating mga participants kung paano, kung bakit nga ba merong conduct disorder, kasi dito medyo maikli lang yung oras natin, no? Doon lengthily madi-discuss nila at kung ano pa yung mga iba pang mga more specific, no, management techniques for children and adolescents with conduct disorder. So, April 8, 2016 po. For inquiries, please contact 9214958 or 59 sa
Philippine Mental Health Association po ito at you can log on to our website www.pmha.org.ph. Pagtawag niyo po, pwede niyo pong hanapin si Miss Ola or si Miss Kat. Ayun. Sige. So, maganda yan at good luck. Thank you so much. Oh, dyan sa gagawin natin lecture seminar na yan. Maraming salamat. Happy weekend. Happy weekend. Maraming salamat po. Bye-bye. Mabalik agad ang taong bahay. Dyan lang po kayo. Mm-hmm.